Ate Dedes. Ah, may tanong kasi ako kasi na sa amin, ano tagat sa Tuburan, yung ano, yo, 'di ba ang mga saints, yung lalapitan natin ng mga paghalimbawa, lang hingi tayo ng tulong. Pag may mga problema tayo katulad yung sa amin, Saint Anthony, di Padua, tapos ang pagkakaalam ko siya ang mga saints sa mga mahihirap. Yung mayroon din kami doon na may chapel na well-known na well-known na ang santo ay San Antonio de Abad. Tapos, lahat ng mga ano, yung kalapit na mga ano, ng mga towns, well-known siya, lalapitan siya sa mga albularyo. At sa mga tao na yung pag may kinukurs, nandoon nagsisindi ng kandila. Nung bumisita ako doon, yung ano, yung may mga kandila, pag bumili ka ng kandila, papipiliin ka puti at saka itim. Tapos, pag may kinukurs ang tao, bumili ng itim. Tapos, binabalot at tinatay ng ano, ng itim din na ano, ng parang lubid. Tapos, may mga pangalan. Tapos, yung ano din, yung mayroon din doon na babae, na yung santo, tinakpan ng yung ano, yung dilo na maitim. Tapos, yung sabi ko, bakit doon sila, bakit ginamit nila sa mga ganyan na mga ano, na mga paraan? At saka may nakikita din ako na picture ng tao, tapos inaano ng mga ano, may mga parang butas-butas na inaano ng karayom. So nagtatanong ako doon sa isa sa nagbabantay. Ang sabi niya, yun daw, inano daw yun doon kasi tinatakasan daw ang utang. Sabi, yun ang sabi. Pagkatapos yung isang bisis din, yung mama ko, nung hindi, nandoon pa ako sa amin, yung kuya ko, nagkahiwalay ng girlfriend niya. Tapos, yung kuya ko na iba, nag-iba yung ugali niya, yung lagi siyang, ang tawag noon, lagi siyang nagagalit, nagdadabog. Tapos, nagtataka yung mama ko. Tapos, ang kapatid ko, nakikita, yung babae, pag Biyernes, dumadaan sa kanila, papunta doon. Tapos, na-realize ng mama ko, babawiin daw niya. Pumunta doon ang mama ko, parang inaantay niya ang yung kuya ko. Tapos, gumaling ang kuya ko. So, ano ba talaga ang relate doon? Ano ba talaga ano ba talaga ang papel ni San Antonio de Abad? Brad Winden. Okay. Santo na yan ng simbahang Katoliko, San Antonio de Abad, no? Pero, yung mga albularyo at mga okultismo, ginagamit nila yan sa occultism practices. At kung lalapit tayo sa paraan ng kanilang ginagamit, may contamination na mangyari talaga yan. So, halimbawa, yung mga kulay na papipiliin kayo ng kulay na kandila, hindi yan batay sa aral ng simbahang Katoliko. Kung ano man ang aral ng Katoliko, sinasakyan nitong mga okultismo para paniwalaan ang kanilang mga ginagawa. Kaya mag-ingat talaga. At kung maniniwala ka at susunod ka sa kanila, siguradong makontaminated ka talaga sa occult practices. Halimbawa, San Antonio de Padua, ginagamit din yan sa albularyo para yung mga mangnanakaw ay magiging baliw at si San Antonio de Padua umano ang gumagawa niyan. Hindi. Demonyo na yan, ginagamit lang si San Antonio. Bakit ba? Ganon. Dahil sa ikalawang Korinto, kapitulo 11, versikulo 12 hanggang 15, yun talaga, magkunwaring anghel ng liwanag yung mga fallen angels. Ganon din ang kanyang mga sumusunod. Kaya, kung napagaling man dahil sa paggamit ng santo, ngunit may contamination ng occultismo, malinaw ang syncretismo na, syncretism. At ang gumaling, hindi ibig sabihin na
napalayas ang demonyo na resulta ng kanyang sakit, dinagdagan pa at meron niyang mga side effects. Yun ang problema. Pakinggan natin si Father Sikia. Actually, if you use any kind of charm to gain good luck or protection against bad luck from another religion, you're actually allowing the spirits of that religion to come into your Catholic faith. And of course, there will be now a conflict between the kingdom of God and the kingdom of the evil one. Precisely because that would be an idolatrous practice, precisely because you're relying on other powers. But everything is under God, the power of God. So we cannot seek. If we try to seek our powers or benefits outside of God, then we enter into the world of the fallen angels. Yon ang pahayag ni Father Jose Sikia na alimbawa yung pananampalataya natin kahit pa mga larawan ng mga santo at may contamination, may halong okultismo, sinkretismo na yan. May epekto yan sa sumasangguni talaga. Kaya kailangan yan maikumpisal, kailangan din na magsagawa ng solemn renouncement. Salamat, Abro Windel.